Magandang araw mga kasanaw. So nandito naman po tayo muli, nagbabalik. So sa araw na to, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-plastering tapos final. Tulad nito. Katulad niyan. Plastering muna tapos final, puro semento. Yan. So una-una, ang una-una nating gawin ay layout ng tansi o lubid nylon tansi. Yan, layout muna kasi ito yung basihan natin kung gaano kakapal yung semento na ilalagay natin dito. Paano mag-layout niyan? Ganito gawin lang. Ito, dilikit mo dito sa semento. Oo. Pagkatapos ito naman pumisa. Oo. Tapos susukatin mo yung kaban nila dito sa distansya ng bakal. Ah, distansya ng bakal. Para maging pantay ba? Pantay. Gamit ang dito. Steel tip. Yan, so ilang distansya yan? Dos. Maging 5 din siya, 5. Tapos doon din sa kabila, 5 din. Yan. Pantay na sila. So para maging pantay. So yan ang lalagyan ng semento. Tapos doon sa baba naman, huhulugan yan, di ba? Huhulugan ng para pantay din dito. Pero kung master ka na, kasi si Jacob hindi na niya nilalagyan dito kasi natansya na kasi makuha na kasi malapit lang din naman eh. Malapit lang eh. Hindi naman siya mahaba. Yung tama talaga, lagyan pa dito na yan ng tansi. Maglatag din siya, mag-layout din siya dito. Sa baba. So ngayon, naghahalo na dito si Wendell. Yan si Wendell. Halo ng siminto para sa doon sa plastering. Naman na yung flooring? So yan na, inuuna na yung sa ibabaw. Yung kanto, yung sulok-sulok. Ito pa, nakamahirap ito. Ayo, uunahin yung mahirap. Yan lang naman mahirap yung mga kanto-kanto, kaya yun ang inuuna ng ibabaw. Yung pile niyan, yan. Papatungan na naman yan. Pagka katapos ito dito, dito na. Baga,
hayaan mo na ng ilang minuto, tapos balik ka na naman ulit. Yan naman sini silsil. Kay makapal. Sinisilsil yung simento. Kasi hindi wala pantay, hindi pantay yung walling niya. Bumuka yung plywood, kaya lumubo yung simento. Yeah, silsil na naman, doble trabaho. Kaya pag kuhan talaga, pag buhos, kailangan matibay. Ha? I-check yung trabaho bago buhusan. Bago buhusan. Para hindi bubuka yung plywood. Ganyan ganyan mag-silsil, hindi ka mag-buhos. Tama. Dali, ramang mo buhos ko. Correct. Mag-silsil, dugay kayo. Yan, pagka bago natin lagyan ng simento pang plaster, basain muna yung hollow blocks, yung pader na paplasteran. Yan, basain muna. Tapos, dyan na maglagay. Palitada. Rodela ang kanang kahoy. Yan ang rodela. Yung kanang bakal, palita. Yan, yung parang steel plate. Rodela at saka palita. Palitada. So, bali, ito yung titirahin nila. Ganyan. Yan yung titirahin nila. Pantay siya sa tansi o nylon. Kasi ito yung basihan eh, yung nylon. Guide. Yun ang kuha natin, guide. Para mas mabilis. Malagyan nylon. Nylon. Saka straight para matuwid yung trabaho. Tuwid siya, may nylon. So sinisilip niya, no, dito siya sumisilip para malaman kung tuwid ba yung pagka pahid niya ng simento. Yan, kasi dito siya nagbabase sa may nylon. Kain, halukay, tapos kung medyo tuyo, lagyan ng tubig. Dapat tama-tama lang yung basa niya, tama-tama lang yung mixture niya. Pagkatapos nito, mga ilang minuto bago to papainalan ng puro siminto. Kung sa kuan lang ba, sa normal, normal lang yan. Kailangan na lagyan na, pwede na siyang lagyan ng minutes. Siminto. 15 minutes, no? Pagkatapos plaster, bali ganito na, plain na siya, patag na siya, pantay na siya lahat. Maghihintay tayo ng 15 minutes. Bago siya, pwede siyang lagyan ng pure na simento para for final na. Yun na yun, yung ganito, purma. Yan na yan siya, ang purma niyan. Yan, yun ang natapos niya nun. Yan ang magiging final niya, yun ang magiging resulta niya pagkatapos niyan. Puro na yan, puro simento na yan. Wala nang halong buhangin. Ito, may halo siyang buhangin, apat na sako, tapos isang sako na simento. Ito naman, puro na to, purong simento na pinatong. Habang pinapantay, nilalagyan ng, diligan ng tubig para lalambot siya. Yan. Tapos yung mga butas-butas, katulad niyan, tatapalan na lang yan ng kunting
simento, yung mga ilalim, yung mga lubak-lubak. Yan, tinatapal-tapalan lang yan pagkatapos. Tapos na magkuhan plaster. So ngayon magpa-final na. So tatakpan na naman ng pure semento para kuminis ang ating walling. So yan, maghahalo na ng semento. Ganyan lang ang paghalo, mga kasano, ano? Ayan. Ayan. Ito yung gamit niya. Ayan, ito yung gagamitin natin. So, pangalan ito, plancha. Tapos, mayroon siyang maliit na ito. Pangalan ito para Rodila pa rin to? Kanto. Rodila na. Rodila na maliit. Pangkanto. Pangkanto. Yan o. Oh. Yan. Yan ang gamit niya. Panggamit niya dito. Pag magpa-final na, puro simento na ilalagay niya dyan. Tapos mayroon siyang foam na hawak. Foam. Yan ang gamit niya. Kasi mayroon din ako nakita doon sa YouTube yung ginamit niya yung lagyanan ng kuan ba alcohol. Spray lang siya. Botilya ng alcohol. Oh, mineral water. Butasan yung cover niya. Depende sa kuan diskarte nila kung ano, saan sila hiyang, kung saan mas mabilis sa kanila, para sa kanila mabilis. Yung nakasanayan nila na gamit, yun ang gagawin nila. So yan na, sinisimula na mga kasano, ano? Yung paglalagay ng pure na simento para kuminis yung plastering, yung pinaplasteran. Yan. So ipo-focus natin dito. Yan na. So ang timplada niya mga kasano, medyo malabnaw, ano? Malabnaw siya para didikit siya talaga. Ayan, oh. So ngayon, wala nang kuha, no? Wala nang tansi o nylon. Tinanggal na yung nylon. Wala na yung guide niya. Kasi libilado na to eh. So ganun din kanina, no? Simula ka sa ibabaw, ano? Simula ka sa ibabaw. Tapos panghuli na yung sa dito sa may ibaba. Pagitna. Para madali lang pag itong unahin mo. Oh, unahin mo na yung mahirap. Kasi itong kanto-kanto na to, ito yung mahirap eh. Yan, yan ang unahin niya. Yan, pagkatapos niyan sa ibabaw, madali na lang sa dito sa gitna. Yan. Katulad sa ginawa kanina, yung nagplastering, ibabaw, mga kantong-kanto ang unahin. Tuyo. Ha? Ha? Pag natuyo na, mga after 10 minutes or 5 minutes? Ha? 3 minutes. Mga 3 minutes. Mga 3 minutes, yan. Yan ang gamit naman dyan, yung maliit na rodila na yan, pampa kanto. Kanto to, para matuwid. Para tutuwid siya, oh. Yan.
Yan ang kuha niya, trabaho ng maliit na rodela na yan. Yan. Tuwid na tuwid. Binabasa niya yung rodela na maliit gamit yung foam para kumapit siya, may pampakapit siya sa semento. So ito na mga kasanaw, clean up na to. Bali pinadaanan niya ng foam pag ganun. Oh yan, yan lang ang gamit niya. So yan, 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 para kuminis talaga siya. Tapos uniform yung kuwan niya pa ganun. Pataas pababa lang yung pahid niya, pataas pababa. Para makinis. Kuminis, pantay. Yan, ang ganda na tingnan. Katulad na doon. Sa kahapon, yan ang tinira niya. Kahapon. Doon din yung mga dalawang araw yan, no? Isang araw, tapos ito kahapon, ito yung pangatlo dito. Yan. Bali final na to ang tawag nito, final. Finish. Final finish. Semento, purong semento lang. Kasi may dalawang klase nito eh. Yung semento puro or pwede din yung skim coat. Pero mas mahal yung skim coat. So makikita mo talaga mga kasano yung diferensya, ano? Ma'am, galing mo pala dyan, ah. Hindi ko alam, ah. Gaspang talaga ang diferensya. Magaspang ito. Talagang makintab. Makinis. So, yan, ah. Mabilis lang pag nasa ibaba na. Ganun. Paket. Paangat. Yung mga tirada dyan. Simula siya sa baba, paangat, pataas. Ulit-ulitin ko pa ba? Kaya walay pikas. Walay silik, mapikas. Ah, sa skim coat? Oo. May lalaman niya o pintor kagdili. Kaya nga silik, ubus dito yun na pag... Dira na bina, isa na yun na kabok. Pagawas. Sa skim coat? Oo. Ah. May lalaman niya o pintor. Diyan yung may lalaman o pintor gina siya. Masaya na skim coat kaysa ni. Yan naman. Di mo ito mukuan, di mo ito mukahe na yun. Pwede man ito pag tinanin ako, sigurdahan din mo, lugay pa man siya mugahe. Lugay mugahe ba? Hindi na po ito, trapo-trapog po. Hindi na. Hala ra, naanin mo ito kagawin mo, sinaw na ito. Sinaw na ito, siya ano mo. Sinaw siya ba? Munang nene colorless. Hindi na kailangan basahin pa. Hindi na. Sinaw na ito, sinaw mo ka anak ka na. Nana, sinaw na siya. Kailangan, hindi nila mo i-doot direk. Direk kayo, doot gama, doot nga may, direk kayo, dutaw. Para dili mag... Kaya yung silik, kiriliwa po dito rin. Yan mga teknik pang kuwan. Skim coat. Ganyan din ang yan din ang gagamitin. Pinaplansa. Plansa. Ito pang pakyawan pag pinagamitin. Pang pakyawan yan. Itong katong maliit, may maliit din. Gamit ni Lulong ba? Oo, kato. Yan, pwede yung pang skim coat. Yung maliit lang na plancha. Paon man eh, paon.
Dali na butangan ng bulitanan. Dali na. Malik ka na, anak mo gunit. Parang tako siya gagi, tako mo na gagi. Kaya ito, kaya ano ito. Times to, itong kandulong gamit. Nang matapos. Pagkatapos niyan, patuyuin konti, tsaka lagyan ng foam. 1 minute. Mga 1 minute bago siya padaanan ng foam. Pag ganun. Yan, ganyan lang ang papadaan ng foam. Yan, ganyan. Pang final. Yun ang final ng kuwan, foam. Yan, parang ganyan. Nagkakaroon siya ng kunting gaspang. Yung mga dada. Sugar. Pabulo na ito nila. Ganyan ko, paano mo ma-discartihan yan, yung paano mo na-maintain yung street niyan? Ano ang tinitingnan mo diyan? Itong kanto. Ang kanto? Ito ganun. Dapat itong kanto. Para ma-street. Pa-street man ito. Hindi na nabasihan mo yung kanto lang. Pinapahira ng foam. Final. Ayan. Ayan sa ibaba. Is this really happening? I can't believe it.